Welcome po sa Healing Galing mga kapatid. Maraming salamat sa inyong subscription. At ang mga subscribers po natin na nagpadala ng kanilang comment ay sasagutin ko naman ngayon. Doon sa mga napakaraming nagte-thank you at sumulpot ang Healing Galing Live dito sa YouTube, thank you din po ang sagot ko sa inyo dahil patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa Healing Galing kahit na wala tayo sa ating regular radio program at television program, no? So dito sa ating mga nag-comment, si Vilms Taylor na sumigla agad nang nakita sa YouTube ang Healing Galing. Maraming salamat, Vilms, ha? Sana po lahat ng mga subscribers natin ay malusog, malayo sa karamdaman, lalo na sa COVID-19, ha? At masayang talakayan lamang po tayo dito sa Healing Galing. Si Babyline Frande, ay, oo, thank you for your sharing, Babyline, ha? Maraming salamat. Kay Ramiro Brignas, yung tanong niya, Serpentina, pwede po ba sa COVID-19? Naku, ipopost ko, papakita ko sa'yo para mabasa mo yung text ni Inventor Bimbo Doran, kasamahan ko sa Filipino Inventor Society, na sumama ang pakiramdam at pakiramdam niya ay may sintoma siya ng COVID-19, ha? Serpentina rin ang nakatulong sa kanya at ang ilang pa nating mga payo. Thank you, Ramiro. Dito naman po sa katanungan ni El Capitan Construction. Naku, God bless you, El Capitan. Iwan mo na sa Ampalaya ang bitterness, ha? Move on ka na. Happy healing sa'yo. Sana'y gumaling ka kaagad. At si Angel Anna, ang sabi niya, Doktora, okay lang po ba na mainit na tubig din ang iniinom ko ngayon, sabi niya, para makaiwas sa COVID? O masama rin po ba yon? Sana po masagot nyo. Salamat, sabi ni Angel. Ganito yan, Angel, eh, no? Depende sa init na nararamdaman mo. Walang kinalaman ang ano, ang COVID-19, pero ang sinasabi nga ng Department of Health, 'di ba, na tayo ay mag-hydrate, tama 'yon. Ngayon, kung ano ang pipiliin mong tubig, kung gusto mong mainit o yung medyo malamig, ay nakasalalay sa pakiramdam mo, eh. Kung ang pakiramdam mo, yung katawan mo ang mainit, bakit ganon? Parang mainit ang singaw ng mata ko, mainit ang singaw sa ilong, sa bibig, no? Or pagka hinawakan mo ang iyong balat, parang mainit. Diyan ka pwedeng uminom ng mainit na tubig. Kasi ang mangyayari, pag puro mainit na tubig ang ininom mo, papawisan ka at bababa ang temperature mo. Ngayon, kung halimbawang ang init ay parang nasa paligid, ang init naman ng hampas ng hangin, no? Parang maalinsangan, ayan, pwede kang uminom ng malamig. Diba? So, depende yon. Okay, Angel? Maraming salamat sa iyong comment. Si Melody Dayaw naman, sabi niya, Ma'am, okay lang ba sa may high blood ang Ampalaya? Okay. Yung Ampalaya ay maraming benefits including ang pagtulong sa presyon ng ating dugo. Huwag lang nating lulutuin ng maalat kasi anything na niluto natin ng maalat ay maaaring magdulot ng alta presyon kasi sobrang alat, 'di ba? Nagpapalapot ng ating dugo. Pero kung Ampalaya lang, naku, malaking tulong sa mga may high blood yan, no? Si Sasha naman, okay, maraming salamat, Sasha Tagiyam, no? Sa iyong message, okay. Si Samantha Del Rosario, ang sabi niya, ask lang po, totoo po bang ang Ampalaya ay nakaka-high blood at bawal sa high blood? O katulad ng sagot ko kay Melody, nakakatulong sa may high blood ang Ampalaya at hindi siya bawal sa may high blood. Ha? Jamantha, maraming salamat sa iyong katanungan. Si Marjorie Almanza, ayan, Doc, ikaw ang hinihintay ko na mag-video about COVID. Uy, eto na nga tayo at sisikapin natin na makatulong, na mapataas ang ating immune system para labanan ang COVID, ha? Thank you, Marjorie. Dito naman sa katanungan ni Mayflor Carpio, sabi niya, naguguluhan na po kami, Doc.
ano ba talaga karamihan ng mga nababasa namin recommended hot fluids para inumin kasi ang nagsisilbing pang-attract sa COVID ay malalamig o malamig na temperature. Dito naman po sa inyo parang lumalabas na hindi dapat, na dapat ang kakainin o iinumin ay yung may cooling effect. Hindi na po namin alam alin ba talaga ang dapat sundin. Mayflower, sana ma-realize mo na pareho lang ang tinutumbok nung pagpapainom ng hot fluids sa sinasabi kong pag-hydrate para makakuha ng cooling effect, no, ang ating katawan. Kasi pag uminom ka ng mainit, anumang mainit, ang tendencies nun ay papawisan ka, Mayflower. Kaya pag pinawisan ka, malamig ang system mo. So walang pagkakaiba doon. Para pagka ikaw ay tinapatan ng thermal scanner, ang body temperature mo ay hindi lalagpas ng 38 degrees Celsius o 40 o mas mataas pa. Pareho lang ang purpose ng pag-inom ng hot fluids at yung aking binabanggit na pag-hydrate para magkaroon ng cooling effect sa tulong pa rin ng Ampalaya. Okay? Ayan. Maraming salamat, Mayflower, ha? Si Erica naman, si Erica Paconio. Ayan, sabi niya, ang alam ko, luya ang mabisa. Pwede naman yan, tinutukoy niya po ang Ampalaya. Kaso, wag niyo naman pong sabihin na walang epekto ang luya. Erica, sana pakinggan mo mabuti yung sinabi ko tungkol sa Ampalaya at sa luya. Hindi ko tinukoy na walang epekto ang luya. Maganda ang luya, lalo na sa mga may asma kasi mainit ang effect nun sa katawan. Ang mga karaniwan na, ang mga pasyenteng may asma ay nasa lamig ang kanilang system. Kaya malaking tulong ang luya para i-neutralize yung lamig at papasok yung init. Pero ang tinutukoy ko kasi sa panahon ngayon na may COVID-19, kailangan nating mag-hydrate at mapalamig ang temperatura ng ating system. Wala tayong pag-aawayan sa luya, sa Ampalaya at sa anumang gulay dahil lahat yan ay makakatulong sa atin. Ang tinutukoy ko lang ay ang napapanahon na dapat nating i-consume tulad ng Ampalaya na makakatulong sa ating kalusugan. Wala tayong away sa gulay, Erica. Maraming salamat, ha, sa iyong comment. Hanggang sa susunod na episode po dito sa Healing Galing at tatalakay naman natin ang mga dapat pa nating matutuhan para palakasin ang immune system laban sa COVID-19. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Happy healing po!